Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat and welcome back again here on our channel. So mga lalang, for today's video is the part 4 of Bangketa. So mga nilalang, for today's video is the part 4 of Bangketa, and let's make a very quick shoutout po para sa lahat ng nag-comment sa part 3 po ng Bangketa. Miss Bahrain Bahrain, Danilo Hugarap, June Bregola, Fire Dragon, Danilo Makapagal, Jack Fajardo, Antonio Jr. Alayon, Angel Bert Limhoco, Orlando Tuazon, Aldi Odizon, Nerissa San Diego Lozano, Vicky Tapales, Johnny Lagartera, Estrella Yambao, Sunny Gonzalez, Felipe Matugas Jr., Maria Cristina De Los Santos, Margarita Parot, at saka naunahang nag-comment po na si Mr. Joshua Nathan 71. Maraming salamat po sa lahat ng supporters sa channel na ito out there. At kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Bangketa, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo sa playlist natin kung saan naroon nakakumpile lahat yung mga videos natin na may kinalaman sa Bangketa. So mga nilalang, hindi ko na po patatagalin pa. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. At kung gusto mong mapasama ang pangalan mo sa next video na isa-shoutout natin, just comment down below your own opinion about this video after you watch this video. Now, let's start to watch the part 4 of Bangketa. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Bangketa? Part 4. Dexter's POV. Matapos naming makausap ang lalaking si Nash, ay agad kaming bumalik sa kotse. Pagsakay na pagsakay namin ng kotse, ay agad na nagsalita si Arthur. Alam mo, may tama sa iyong lalaking yon. Sabi nito sa akin. Pero ibang lalaki ang gusto kong ligawan. Alam mo yan, dahil nasabi ko na sa iyo ang patungkol sa bagay na yon, di ba? Sagot ko naman. Kay Arthur. Napailing naman ito sa mga oras na yon. Sayang. Alam mo, naisip ko lang, bakit kaya hindi na lang si Nash ang ligawan mo? Malay mo, baka tuluyan itong pumayag na maibenta sa atin ang commercial lot. Sabi nito sa akin. Tiningnan ko naman ito sa nadududang paraan. Teka nga lang, Arthur. Siguro naman ay hindi mo naman ako pipilitin na ligawan ng isang taong hindi ko naman gusto para lang mabili natin ang lota na yon. Di ba? Tanong ko kay Arthur. Tumawa naman ito. Nagbibiro lang naman ako. Well, pareho naman nating alam na hindi kita mapipilit na gawin ang isang bagay na hindi mo naman gusto. Kaya relax ka lang. Sabi nito sa akin, sabay tapik sa balikat ko. Nagkibit balikat lang ako sa mga oras na yon bilang pagtugon sa sinabi nito. Si Arthur ang pinakahuling taong naiisip kong magdidikta sa akin ng mga dapat o hindi ko dapat gawin.
Aminado din akong mataas ang pagpapahalaga ko sa kanya at sa pagkakaibigan na mayroon kami. Si Arthur ay taga Cavite. Nagkakilala kami nito noong pareho pa kaming nagtatry out na maging varsity player ng universidad namin noon. Pero hindi ako pinalad na matanggap sa ginawa kong pagtatry out noon. Si Arthur ang natanggap pero hindi rin nagtagal ay umalis rin ito sa varsity na kinabibilangan niya para daw mas makapag-focus o makapag-concentrate siya sa pag-aaral. Kumuha noon si Arthur ng kursong physical therapy. Kumuha naman ako ng kursong mechanical engineering. Nagpatuloy naman si Arthur sa kursong kinuha nito at naging doktor pa nga siya kalaunan. Ako naman, magmula sa mechanical engineering ay lumipat ako ng kursong bilang business administration na sabihin sa akin ni Papa na ako ang tutulong sa kanya na mamamahala sa mga negosyo namin kapag nakapagtapos na ako. Pero na makatapos na nga ako ng pag-aaral ko, ay ayaw na ng mga magulang ko na makialam pa ako sa family business namin. Nagalit sa akin si Mama dahil nga nagdadalang tao na ang nobya ko noon na si Pauline at ako ang ama. Nangyari yon isang buwan pagkatapos ng graduation ko. Pinakasalan ko din ang nobya ko noon kahit ayaw ni Mama. Wala namang nagawa si Papa nang paalisin ako ni Mama sa bahay namin. Sa mga pagkakataong yon ay nanirahan kami ni Pauline sa bahay ng lolo ko na ipinamana sa akin. At yon ang bahay na kung saan kami kasalukuyang umuwi ngayon ng anak kong si Harvey. Sa sariling pagsusumikap ko ay pilit akong tumayo sa sarili kong mga paa. Si Arthur nga ang tumulong sa akin para maipatayo ang motor parts shop. Sa awa at tulong naman ng Diyos ay unti-unting umunlad ang negosyo namin. Two years ago naman nang magkaayos kami ng mga magulang ko. Pinababalik kami ng mga ito sa bahay pero ayaw ko nang iwanan ang negosyong matagal kong pinaghirapan. Lalo pa ngayon na maganda na ang takbo nito. Kapag gusto naman makita ng mga magulang ko ang anak kong si Harvey, ay ang mga ito na lamang ang dumadalaw sa amin. Nang huling dumalaw sa amin ang mga magulang ko, ay kinukulit na naman ako ni Papa. Sa katunayan ay hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatanggihan ang hiling nito sa akin. Malaki kasi ang naitulong sa akin ni Arthur at iyon ang palagi kong dinadahilan kay Papa. Sa tuwing kukulitin ako nito, natulungan sila sa pagpapatakbo ng family business namin.
Si Arthur din ang umalalay sa akin nang maagang mawala ang asawa ko. Kaya naman hindi ko talaga kayang iwanan na lamang ng basta-basta ang negosyong kapwa naming pinaghirapan ni Arthur. Carlos's POV. Lumipas pa ang ilang araw, kasalukuyan akong nagbabayad sa cashier ng mga pinamili ko sa supermarket noon nang marinig kong may tumatawag ng pangalan ko sa gawing likuran ko. Paglingon ko sa likuran ko ay si Dexter ang nakita ko. Lumapit ito sa kinalalagyan ko. Kanina pa kita nakita. Naisip ko lang na patapusin ka muna sa pag-grocery bago kita lapitan. Masigla nitong sabi sa akin. Kamusta ka na? Tanong nito sa akin. Okay lang. Nag-grocery ka rin ba? Sagot at balik na tanong ko sa kanya. Bumili lang ako ng cereal ni Harvey. Pauwi ka na ba? Sagot at tanong ko ulit. O sagot at tanong ko o tanong nito sa akin. Oo. Balik na, sagot ko sa kanya. Pwede bang magmerienda muna tayo? Please? Sabi nito sa akin. Sabay kinuha nito ang mga pinamili ko. Pwede naman nating iwanan muna ito sa baggage counter. Sabi pa ulit nito sa akin. Hindi naman na ako nakatanggi pa nang tuluyan na nga nitong dalhin sa nasabing counter ang dalawang eco bags na pinaglalagyan ng mga pinamili ko. Ihahatid na lang kita sa inyo pagkatapos. Sabi pa nito sa akin. Pero dala ko naman ang kotse ko. Sagot ko kay Dexter. Na mga sandaling yun ay kapansin-pansin ang biglang paglungkot ng ekspresyon ng mukha nito. Sandali lang naman tayo at saka tutulungan na lang kita mamaya na dalhin ang mga ito sa kotse mo. Sabi nito sa akin sa malungkot na paraan. Okay, sige. Pagbibigay permiso ko rito. Gawa na palang kotse mo. Sabi nito sa akin sa patanong na tono ng pananalita. Oo, almost 2 weeks na. Sagot ko rito. Nang mga sandaling yun ay dinala nga ako nito sa isang coffee shop na nasa loob lang din ng mall na yon. Nag-order ito ng cappuccino para sa kanya at milk tea naman ang para sa akin. Nag-order din ito ng cheesecake na para sa aming dalawa. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Sinunod ko ang sinabi mo. Hindi na ako dumalaw pa sa inyo muli. Siguro naman ay hindi ko nakasalanan kung bigla na lang tayong nagkita rito ngayon sa hindi sinasadyang paraan. Sabi nito sa akin. Matipid na pagngiti lang ang naisagot ko sa kanya. Sa isip-isip ko ay mukhang mahihirapan yata akong iwasan ang isang ito. Sa katunayan niyan ay tinatanong ako ni Harvey kung kailan daw kami papasyal ulit sa inyo. Mo
mukhang nagugustuhan na ni Harvey ang pakikipaglaro sa anak mo. Sabi nito sa akin. Habang humihigop naman ako ng habang humihigop naman ito ng mainit na cappuccino, ay diretso itong nakatingin sa mga mata ko, dahilan para mag-iwas naman ako ng tingin sa kanya. Sana naman ay payagan mo na kaming mapasyalan kayo sa bahay ninyo kahit paminsan-minsan lang. Sabi pa ulit nito sa akin. Siya nga pala, naalala ko lang. Bakit nga pala ayaw mong maglaro si Harvey ng toy gun? Pag-iiba ko ng usapan para iwasan ang sinabi nito sa akin. Gumawa mo na ito ng isang malalim na pagbuntong hininga at saka sinagot ang tanong ko. Ayoko lang na matulad ang anak ko sa mga taong nagtanggal ng karapatan sa asawa ko na mabuhay ng normal. Sabi nito na siyang nagpakunot ng noo ko dahil sa pagkagulat na naramdaman ko. Ang buong akala ko ay nawala siya dahil sa panganganak niya kay Harvey. Uwi ka ako naman kay Dexter. Hindi. Maikling sagot nito sa akin. Maya-maya pa ay lakas loob nitong sinabi sa akin ang katunayan patungkol sa totoong nangyari sa asawa niya. Dinala namin noon si Harvey sa pediatrician niya. 2 months old pa lang siya noon. Patungo kami sa ospital noon nang abutan kami ng traffic sa daan. At kagagawan yon ng mga armadong grupo ng kalalakian na nakagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Sa hindi inaasahang pangyayari ay tinamaan ng ligaw na bala si Pauline. That's my wife's name. Sa leeg siya tinamaan kaya yun din ang dahilan ng pagkawala niya. Paliwanag sa akin ni Dexter. Hindi ko naman nagawang pagmasdan ng matagal ang malungkot nitong mga mata sa mga sandaling yun. Halos hindi pala nakaranas o hindi pala naranasan ni Harvey kung paano ang malagaan ng isang nanay. Sabi ko kay Dexter. Tama ka. Pakiramdam ko nga noon ay pasan ko ang mundo. Bata pa ako at ganap na akong isang ama ng isang sanggol na kailangan kong buhayin at alagaan. Kaya magmula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan ang anak ko na humawak ng kahit toy gun. Sabi nito sa akin. I'm sorry. Aminin kong sabi rito. Okay lang. At okay na ako ngayon. 7 years na din ang lumipas. Kahit na paano naman ay nabuhay kami ni Harvey kahit kaming dalawa lang. Naging mabuti naman ang Diyos sa amin sa lumipas na maraming taon. Sabi pa nito sa akin. Mas may dahilan ka pala para gawin ang sinabi ko sa iyo noon. Sabi ko sa kanya. Bahagya namang kumunot ang noon ito dahil sa sinabi ko. Tila hindi nito maunawaan o nauunawaan ang sinasabi ko.
Anong ibig mong sabihin? Nagtataka nga nitong tanong sa akin. Yung hindi ko pagbayag sa sinabi mong gusto niyong pumasyal sa bahay paminsan-minsan. Dexter, hindi pa ang karaniwang batang babae lang si Camila. Hindi siya yung tipo ng bata na mahilig sa Barbie dolls. Mas gusto kasi ni Camila ang mga larawang panlalaki katulad nga ng toy gun. And I think isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ng anak mo na magtungo ulit sa bahay. Dahil gusto niyang makipaglaro kay Camila gamit ang mga toy guns niya. Sabi ko kay Dexter. Ha? Hinahayaan mong maglaro si Camila ng toy guns? Tanong nito na nasa tono ng paninita. Pero hindi ko nalang pinansin ang paraan ng pananalita nito sa akin. Alam mo kasi, may kaibigan na akong child psychologist. At ang sabi niya sa akin ay mas mabuti raw na ma-expose ang isang bata sa iba't ibang klase ng laruan, pambabae man o panlalaki. At hayaan lang daw siya na pumili ng gusto niyang laruan na lalaruin niya. Yun nga lang, dapat ay naroon ang mga magulang ng bata para ipaliwanag kung ano ang mga advantages at disadvantages ng choices nila. Paliwanag ko kay Dexter. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ng mukha nito sa mga sandaling yon. Ano naman ang advantage na pwedeng makuha ng mga bata sa toy gun kung yun ang pipiliin nila? Tanong nito sa akin. Well, oo, tama at totoo naman ang nasa isip mo na una sa listahan ng disadvantage. Ang paglalaro ng toy gun ay yung nalalaman nilang ginagamit iyon sa paggawa ng mga kasamaan. Pero bakit naman natin sasabihin sa kanila ang bagay na yun kung pwede naman natin sabihin sa positibong paraan? Gaya na lamang na ginagamit iyon ng mga alagad ng batas bilang sandata at laban sa mga masasamang tao. Paliwanag ko ulit kay Dexter. Sa pagkakataong yun ay natahimik naman ito. Sa palagay ko ay nagtatalo sa isip nito ang sinabi ko. At ang sariling paniniwala niya patungkol sa bagay na yun. Makalipas ang ilang saglit ay muli itong nagsalita. Pwede ka bang makuha ang cellphone number mo at landline number sa bahay ninyo? Wika nito sa akin. Sorry, Dexter. Hindi ko maibibigay ang hinihingi mo. Sagot ko sa kanya. Alam ko namang nasaktan ito dahil sa hindi ko pagbibigay ng contact number ko. Well, karapatan ko naman siguro yun. At hindi naman sigurong masama ang maging maingat. Nasa iyo naman ang contact number ng store ko. Makukontakt mo ako doon kung sakaling doon ka tatawag. Sabi ko sa kanya. Gumawa naman ito ng isang malalim na buntong hininga sa nasinamahan ito
ng bahagyang pagngiti. Okay, maikling wika nito. Sa tingin ko ay kailangan ko na rin umalis. Sabi ko naman kay Dexter nang mapansin kong mahigit kalahating oras na kaming naroon. Ang bilis talaga ng oras kapag nag-enjoy ka, no? Sabi nito. Sa tono ng pananalita nito ay parang ayaw pa nitong maghiwalay kami. Sa kabilang banda, aminado akong ganoon din naman ang nararamdaman ko. At mas mahirap pa nga para sa side ko dahil mahirap para sa akin na palaging palayuin ito kung ganitong gusto ko rin naman na magkasama kami. Sana maulit pa ito, Carlos. Next time, sabi nito na agad kong pinutol. I'm sorry, Dexter. Kailangan na talagang umuwi. Putol ko sa dapat sasabihin pa nito. Hindi ko kasi pwedeng hayaan ang sarili ko sa ideyang may gusto ito sa akin. Kinakailangan kong dumistansya sa kanya. Bandang gabi ng araw na yon. Kasalukuyan kong binabantayan si Camila noon dahil tinuturuan ko itong gumawa ng mga assignment niya. Maya-maya pa ay may bigla na lang itong naisip na itanong sa akin. Papa, ano po ba talaga ang dahilan ng pagkawala ni Mama? Tanong nito sa akin. Bakit mo naman naisip na itanong yan? Balik na tanong ko sa kanya. Dahil sa totoo lang, pilit kong iniiwasan na mapag-usapan ang patungkol sa bagay na yon. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya ang totoo. Pero habang tumatagal, ay lumalaki na ito at nagiging curious na din ito sa maraming bagay. Kasi po yung nanay po ng isa kong kaklase ay nawala na po. Dinala po namin sila kahapon kasama sina teacher. Sabi nito sa akin, Camila, aksidente ang dahilan ng pagkawala ng nanay mo. Sagot ko sa kanya. Papa, di ba hindi mo naman asawa ang mama ko? Tanong ulit nito sa akin. Oo, tama ka. Pero Camila, masaya naman tayo kahit wala ka ng nanay, di ba? Sabi at tanong ko sa kanya. Tumango naman ito at saka muling nagsalita. Kaya lang po, Papa, tuwing Mother's Day po, wala akong nabibigyan ng mga ginawa naming cards sa school. Sabi ulit nito sa akin. Camila, pwede mo namang ibigay kay Lola mo ang cards na ginagawa ninyo. Si Lola mo ay isa ding nanay. Sabi ko sa kanya. Muli naman itong tumango at saka muling nagsalita. At saka Papa, gusto ko rin po sanang may magturo sa akin na mag-fishing at mag-drive ng kotse katulad ng daddy ni Harvey sa kanya. Muli nitong sabi na siyang nagpagulat sa akin. Tinuturuan si Harvey ng daddy niya na mag-drive ng kotse? Tanong ko kay Camila.
muli naman itong tumango. Mabuti ba siya? Sabi ulit nito. Nakaramdam naman ako ng awa para sa kanya. Ramdam ko naman na masaya sa pangangalaga ko si Camila, pero iba pa rin talaga kung lalaki ito sa iisang bahay na may kumpletong pamilya. Pero talo ko naman si Harvey kasi may papa ako na nagbibigay o nabibigay ang mga gusto ko. Sabi nga po ni Harvey sa akin, gusto niya rin daw magkaroon ng tatay na katulad mo para kahit pa paano ay nabibili niya ang mga laro ang gusto niya. Di ba po pwede ko rin namang maging tatay ang hindi ko totoong papa? At si Harvey naman pwede rin niyang maging daddy ang hindi niya totoong daddy. Sabi at muling tanong sa akin ni Camila. Kinabahan naman ako sa sinabi nito. Oo, tama ka Camila, at stepdad ang tawag doon. Sagot ko sa kanya. Sa pagkakataong yun ay nanlaki ang mga mata nito. Papa, ibig sabihin ay pwede ko palang maging stepdad ang daddy ni Harvey. At pwede ka rin maging stepdad ni Harvey. Sabi nito sa tila ay namamanghang paraan. Hindi mangyayari yan. Mabilis na sagot ko rito. Dahil hindi naman kami mag-asawa ng daddy ni Harvey. Paliwanag ko ulit sa kanya. Bakit naman po, Papa? Ayaw mo bang maging asawa ang daddy ni Harvey? Tanong nito sa akin. Alam mo, malalim na ang gabi. Tapusin mo na yung assignment mo para makatulog na tayo. Sabi ko sa kanya para ibahin ang usapan naming dalawa. Napansin ko naman na lumungkot ang mukha nito at saka na nahimik na. Nakaramdam naman ako ng awa para kay Camila sa mga sandaling yon. Alam ko din naman kasi kung gaano ito kasabik na magkaroon ng matatawag na pamilya. Camila, anak, balang araw ay magkakaroon ka rin ng stepdad. Pero hindi mo na siguro ngayon. Hindi dapat minamadali ang mga ganyang bagay, anak. Naiintindihan mo ba si Papa? Tanong ko sa kanya. Isang malungkot na pagtango lang ang naisagot nito sa akin. Sa higaan, hindi ako makatulog dahil hindi rin mawala sa isipan ko ang naging usapan namin ni Camila. At siguro kung hindi nito nakilala ang mag-amang Dexter at Harvey ay hindi nito may isip na nangungulila siya sa pamilya. Noong sanggol pa lamang si Camila ay kumpiyansa akong magiging maayos at normal ang paglaki nito kahit isang tulad ko lang ang nakagisnan nitong magulang. Pero ngayon, ay halos hindi na ako sigurado sa bagay na yun. Noong gabing yun, dahil nga hindi ako makatulog, ay bumangon na lang ako at naupo sa harapan din ng mesa na nasa harapan ng salamin.
Mula naman sa ibabaw ng mesa, idinampot ko ang isang wig na light brown ang kulay. Pagkatapos ay isinuot ko ang isang pares ng contact lens na light brown din ang kulay. Idinikit ko din ang isang pekeng nanal. May inilagay rin akong na skin tone prosthetic sa itaas ng mga talukap ng mata ko para magmukha akong singkit. At saka ako pinagmasdan ang sarili ko sa harap ng salamin. Sino ang mag-aakalang ang kasalukuyan kong ayos ang nakikita ko sa harap ng salamin sa mga oras na yon? Ibang-iba at malayong-malayo ang hitsura ko mula sa nakasanayan at pangkaraniwan kong ayos. Habang pinagmamasdan ko nga ang sarili ko sa salamin, ay biglang tumunog ang cellphone ko na nasa ibabaw lang din ng lamesa. Nang dambutin ko yon, ay si Mateo pala ang tumatawag, kaya naman agad kong sinagot ang tawag nito. Yes? Anong oras? Sobrang aga pala. Hindi na. Okay, sige. At ayusin ko na ang mga gamit ko. Bye. Ito ang mga sinabi ko habang kausap ko si Mateo. Itutuloy.